The dish that we are going to make now is pork bistake. We're gonna preheat our saute pan. Warm it up for 1 minute. Onion. Saute mo lang siya hanggang makuha mo yung tamang texture niya. Ang common ng pagkakamali when we're cooking is palagi naka-high heat tayo. So we end up, yung sinosaute natin is nagiging burn. So ang tendency niya, hindi siya naluluto properly. Nagkakaroon siya ng bitter flavor. So set aside lang natin our potatoes. Naka-pre-blanch na siya. Ang gusto ko lang is magkaroon ng additional flavor on it. So pag nakuha na natin yung flavor na gusto natin and then yung browning color ng potato, ready na siya. So transfer uli natin. Kailangan lang, every time na mag-start ka ng cooking mo, mag-preheat ka palagi para proper, evenly maluto yung karning niluluto mo. Or pag ganitong dish ang gusto mo, pan-fry lang. Always season with the salt and pepper. When you see it, then you hear this sizzle. So ibig sabihin, ready na siya. Ano ba yung purpose? Bakit ba kailangan nating i-seal yung karne? Para wag mag-dry up. Yun yung reason, para wag lumabas yung juice on it. So, put one on it. Then, one. So, kung mapapansin nyo, hindi ko nilagay lahat. Kasi once pinour in mo ang saute pan mo, yung heat niya on the saute pan, bababa yung temperature niya. On this method, makukuha mo yung perfect caramelization ng karne. Okay, we can turn it now. See? Perfectly brown yung karne niya. So tayo mga Pilipino, we always cooking our meats well done. Hindi po, pwede natin siyang lutuin na medium para kahit lumamig pa siya, hindi siya magiging tough. Paano mo ba malalaman kung properly cooked na yung proteins mo, yung meat mo? For example, dito sa pork chop, sa pig, meron kang makikitang lumalabas na kulay white patch. And that is the sign na luto na yung karne mo. See, this patch, yun yung sign na luto na yung karne. So what you're going to do is i-rest mo lang siya on the side. So, rest mo lang siya. Kasi ang mangyayari doon, pag hindi mo siya ni-rest, ang tendency is once you cut yung karne direct na naluluto, lalabas lahat ng juice niya. Isa pang sign para malaman mo kung luto na yung karne mo, you see the oil on the top, lalabas yung juice niyan. So, pag nakikita kang wala ng stream ng blood na lumalabas, okay na yan. We start creating our sauce now. So, you see this? It's not a burn one. This is the flavor ng pork. So, what I'm gonna do is to deglaze it. Water. See? Then, you can add your soy sauce. Some seasoning. Then, you can add your calamansi. Add natin yung onions here. Then our potatoes. So we have our sauce now. Half tablespoon ng cornstarch. Same amount ng water. Then you just add it with the sauce. Ready na yung sauce natin. Garnish natin alfalfa para magkaroon ng ibang texture.